Sa naganap na committee hearing para sa muling pag-aaral ng taripa ng presyo ng karne sa pampublikong pamilihan nitong Miyerkules, March 8, sa SB Session Hall, na pagkasunduan ang pagtatalaga ng SRP para sa mga presyo ng karneng baboy. Sa pangunguna ni Honorable Carlito S. Morillo, dininig ang iba't ibang suhesyon ng bawat panig hinggil sa pagkakaroon ng ceiling price para sa bawat presyo ng karne. Dahil dito, maaaring bumaba ang presyo ng pata o buto-buto na may dating presyo na 290 per kilo, ngayon ay 280 na lang. Samantala, mananatili ang presyo ng diskarne o laman, pork chop, liempo, pure meat o lomo sa halagang 330 per kilo, ganun din sa balingit o dila na mananatiling 280 per kilo at mga retaso na 50 per kilo. Asahan naman ang pagtaas ng presyo ng buntot na may 320 per kilo, taba na may 170 per kilo at pitso na may 350 kada kilo. Ang mga nasabing presyo ay magiging epektibo kapag naipasa na ang ordinansa ukol dito na pagkasunduan sa ilang hearing na hindi na taripa ang ilalagay sa proposal kung hindi price ceiling para magkaroon ng mga hog raiser ng control sa presyo ng live weight kung tumaas man ang presyo ng baboy o hindi. Ang 170 per kilo ang pinakamababa samantalang 200 pesos per kilo naman ang ceiling price at hindi na maaaring taas pa. Sa katay na baboy ay 240 naman kada kilo. Ito ay bunsod ng pabago-bagong presyo ng karne ng baboy dahil sa kakulangan ng supply. Ang mga presyong napagkasunduan ay base sa presyong iminungkahi ng mga meat vendor na sinang-ayunan naman ng mga consumer at ngayon ay susuriin ng sanggunihang bayad. Ilan sa mga suhesyon ng mga may-ari ng meat stall ay ang paglalagay ng nasabing price ceiling sa mga pwesto. Samantala, kasamang dininig ang mga hinaing ng stall vendors hinggil sa kompetensya sa presyo ng mga mas murang karne na binebenta sa labas ng palengke. Nais ng mga nasabing vendor na magkaroon ng maayos na pamamalakad at proseso kasama ang mga nasabing vendor. Nangako naman si S. Bilisander Carejero na gagawin nila ang lahat upang ma-regulate ang mga nasabing vendor at mabigyang pansin ang mga ito. Ako ang inyong naging tagapaghatid ng balita, Jen Guerrero, para sa RTV News Desk.